isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ang ating vlog ay tungkol ito sa makalipas ng dalawang buwan. Yun po ang problema na ngayon ng pag-adjust ng idol natin. Ito po. So ayun po. Kung inyong mapapakinggan yung kanyang minor, baka ano, hindi yung normal na minor na nakasanayan natin. So i-axle ko yun, yung delay niya. Yun. So, yung mga pops, ang gagawin ko ngayon, check-checkin ko kung ano yung naging problema na naman. Bakit bumalik yung dati niyang natasang minor, delay yung kanyang axle. Sana po itong video makapagbigay ng aral dun sa may mga MXI din na kagaya ko, na maging aware po tayo sa pag-adjust ng kanyang idle o stepping auto na natawag. So ito na po yung kanyang idle na kung saan nag-adjust tayo dito ng nakaraang last 2 months po nag-adjust po tayo dito. So hindi ko na rin matandaan kung nakailang adjust kami noon. So linisin ko muna ito. Gagamit lang po tayo ng WD-40 po. So yun po, linisin po natin ito. Hindi ako sure dito sa stopper. Sabi ng isang kakilala ko din na may MXI din, try ko daw lagyan ng stopper dito sa loob. Para yung kanyang minor hindi delay po. So nagdadalawang isip ako kung lagyan ko ng stopper sa loob. So balik ko lang, try natin, huwag mo natin isagad. So bibilang ako, isa, dalawa, tatlo, 5.
around the 8 na ikot po. So try natin. So try po natin ulit. Ito yung nagiging cost. Yan yung naging problema natin. Try po natin ulit. So ang advice sa akin ng aking kumpare, kasama ko rin lagi sa vlog minsan na tumutulong sa akin, suggest na lagi ng stopper dito. Yung tipong pag umikot ito, mayroong stopper na hanggang doon lang siya yung titigil niya. So pag nilagyan ko to, hindi na yung dati na standard ng idle nito. So hindi ko alam kung ano maging epekto sa ating mga MXI. So try ko. Try ko yung suggestion niya kung effective. Para na rin sa may mga MXI dyan, at least meron tayong idea. So yung mga pops, testin natin kung okay yung nilagay kong stopper. Pops, may delay pa rin, di ba? Yun, yung delay niya, mga Pops. Effective yung nilagay kong stopper doon. So yung mga pops, diba sakit sa ulo.
So ito props, tingin ko yung nilagay kong stopper medyo matigas, hindi siya masyadong naglalaro. Dapat malambot ito yung spring na stopper na ilalagay ko dapat. So hanap pa ako. So ito pops. Try natin. So yun lang po yung nilagay ko ha, yung stopper na spring na malambot. Kasi yung unang nilagay kong spring na pang stopper medyo matigas. Try natin. So testingin natin mga paps. So para maganda yung simula natin ngayon dun sa pangalawang adjustment, yung sa spring na malambot na nilagay natin sa stopper. Parang nabawasan yung lakas ng minor. So hindi natin pa alam, susubukan ko i-axel kung makukuha natin yung delay. Parang maganda yung nakuha kong spring. Subukan ko pa ulit. Napansin nyo mga pop, video buha pa yung minor. Bumaba yung minor niya dun sa pangalawang spring na nilagay ko kaysa dun sa unang nilagay kong spring na ginawa natin stopper. Yan yung hinahanap kong minor. Yan yung hinahanap kong minor dito sa MXI. Although wala tayo sa standard dun sa kanyang idle eh. May nilagay na tayong stopper. Yung delay ng axle natin saka yung kanyang minor, nakuha natin yung tamang timpla. So sana makatulong itong adjustment ko ngayon dun sa may mga MXI na may mga problema din sa kanilang mga minor, sa delay ng axle. Sana nakatulong ito. So yun mga paps, maganda yung resulta dun sa pangalawang spring na ginawa kong stopper. So dapat talaga yung spring na gagamitin nyo is yung malambot pop, mga paps, malambot lang. Itong nakuha kong unang spring, matigas. Maiksi na matigas, halos 5mm lang to, pero matigas. Yung pangalawang nakuha ko, mahaba siya pero malambot din ang maglalaro. So dapat malambot yung spring na ilalagay nyo. So ayun mga paps, maraming salamat po ulit dun sa mga subscribers ko sa tiwala. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Happy New Year po. So, isang magandang hapon po sa inyong lahat at ang inyong lingkod po, Ronski.